Dismayado si Jazz Secretary Laila De Lima sa ginagawang aregluan umano ng pamilya ang patuan at mga kaanak na ilang biktima ng Maguindanao Massacre. Pero gitna ng kalihim, kahit na magkaroon ng kasunduan, tuloy pa rin daw ang paglilitis sa mga akusado. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Magkaroon man ng settlement o bayaran sa pagitan ng mga suspek at kamag-anak ng mga nasawi sa Maguindanao, hindi pa rin daw nito mabubura o mapapawalang sala ang mga akusado, ayon mismo kay Justice Secretary Laila De Lima. Any such settlement cannot affect at all the criminal aspect of the case. Alam niyo naman na sa isang krimen ay merong civil aspect at may criminal aspect. Sa criminal liability, the general rule is that criminal liability is not extinguished by any compromise. Ang exception lang dyan ay yung pagdating dun sa mga crimes of adultery, concubinage, rape, seduction. Ayon sa blog ni Attorney Harry Roque, ang abogado ng ilang mamamahayag na nasawi sa ambush, pumayag na raw ang pamilya ng 14 sa 58 biktima na magkaroon ng negosasyon sa mga ampatuan para sa isang settlement. Kasama raw sa settlement ang pagpirma sa isang quit claim o pagbawi sa kasong irihain at pagdidiin daw kay Mangudadatu na may pananagutan sa massacre kapalit ng pagbabayad sa mga kamag-anak ng biktima. Sabi sa blog ni Roque, ang pinag-uusapang halaga ay hindi raw bababa sa 50 milyong piso. Taong 2009, nang tambangan ang convoy ng asawa ni Maguindanao Governor Toto Mangudadatu na nooy maghahain lang sana ng certificate of candidacy nito. Kasama sa convoy ang mga mamamahayag na magko-cover sana sa filing. 58 ang kabuang bilang ng namatay, kasamang asawa ni Mangudadatu at ang mga sumamang mamamahayag. Ang itinurong utak sa krimen, ang mag-aamang ampatuan na sina Andal Senior, Andal Junior at Zaldi. Pero kahit nababagalan sa pag-usad ng kaso, hindi raw natitinag si Mangudadatu at ang iba pang pamilyang nagsampa ng kaso. Umatras man daw ang ilan, sila patuloy na lalaban. Amin lang dito naman, na mga biktima rin, ay ilalaban namin yan. Ilalaban namin yan. Kahit magkano. Ako nga, in-offer nga ako noong 2 years back, ano? 2 years ago. In-offer nga ako ng 150 million para mapawala lang sa kaso si Zaldi Ampatuan. Medyo nakaisip din kami ng mga magkapatid. Pero sabi ko, tibayan natin yung pananampalataya natin, yung na ipaglaban itong kaso na to. Na sincere kami at kaya namin ipaglaban hanggang saan pa mang makarating ito. Nilinaw naman ng palasyo na hindi ito sang-ayon sa sinabi ni Roque na dapat bigyan ng compensation ng gobyerno ang mga kamag-anak ng mga biktima para hindi nalang makipagkasunduan ng mga ito sa mga ampatuan. Sa text message naman ng abogado ng mga ampatuan na si Attorney Siegfried Fortun, wala raw ikinonsulta sa kanyang anumang pakikipag-areglo at wala rin daw siyang kinalaman sa anumang dokumentong inihanda para rito. Lia Manyalak del Castillo, Nakatutok, 24 Horas.